Magandang buhay! Today's recipe, isang napakasimple, napakadali, pero napakasarap na ulam. At pwede na rin gawing pulutan. Mag-iihaw tayo ng bangus na nilagyan natin ng konting twist. At ihanda na natin yung ating bangus. At saka yung bangus pala natin, medyo may kalakihan to. Malapit-lapit isang kilo at saka mga nasa 800 grams to nung binili ko kanina sa palengke. So gagawin natin dito ay idadaing muna natin. Yung usual na ginagawa natin pag nagdadaing tayo, hinihiwa natin sa gitna. Tapos gagawin natin ay lilinisin natin, tatanggalin natin yung hasang at saka yung mga laman loob. So ugasan natin. So gagawin natin dito ay punasan muna natin para mabawasan natin yung tubig doon sa isda natin sa ating bangus. Tapos marinade lang natin to ng asin, liquid seasoning at saka crushed black pepper. So yung version natin ng iniyaw na bangus medyo kakaiba kasi yung usually na ginagawa natin dito ay lalagyan natin ng palaman yung kamatis, sibuyas, luya, kung ano-ano pa. Yun yung nilalagay natin tapos binabalot natin sa aluminum foil or sa dahon ng saging. Pero yung version natin ay iihaw natin siyang walang balot. Tapos yung ating pampalaman sana gagawin nating toppings. So, lagay na natin sa griller for 10 minutes yung hiniwang side muna yung lulutuin natin. So, habang inihintay natin yung salad natin na pang-toppings natin mamaya ay hiwain muna natin. At gagamit ako rito ng medyo hilaw na kamatis. Yung maganda kasi dyan, medyo maasim na siya ng konti pero parang crunchy siya pag kinain. Yan yung purpose din natin kung bakit hindi natin siya pinalaman doon sa ating bangus. Para maiba naman. So iniwa lang natin yung ating kamatis ng maliliit. Tapos yung sibuyas naman. Ganon din, hiwain lang din natin ng maliliit na dice. And by the way, yung ating palang ihawan ay electric po yun kasi nasa Dubai po tayo at medyo pinagbabawal yung masyadong mausok sa terrace or sa veranda. Pero pag nasa Pilipinas kayo, ay do suggest huling yung gagamitin nyo. Tapos, lagyan din natin to ng spring onion. So, hiwain lang natin to ng medyo maliliit din. Tapos, syempre, hindi pwede na walang sili yung ating salad. So, lagyan natin ng green chili. Hiwain lang din natin ng pino. Ngayon, depende na po yan sa inyo kung lalagyan nyo pa ng luya or hindi. Ayun sa akin, medyo wala lang kasi ang luya kaya hindi na tayo naglagay. Tapos, gagawin natin dito. Nilagay lang natin sa mixing bowl. Tapos, pisaan natin or pigaan natin ng lemon. Ngayon, kung nasa Pilipinas kayo, kalamansi yung pinaka-the best dito. Tapos, lagyan natin ng crushed black pepper. Tapos, lagyan na rin natin ng asin. At lagyan natin ng konting liquid seasoning. Tapos, haluin lang natin ng maigi. Ngayon, pwede pa kayo rito magdagdag ng suka kung gusto nyo. Pero nasa inyo na yan. Kung okay na yung lemon or calamansi, pero kung gusto nyo ng medyo may sabaw, so pwede lagyan nyo ng konting suka. Balikan na natin yung ating bangus. So mga siguro in-extend natin to ng mga 8 minutes kasi medyo may kalakihan yung ating bangus. So binaliktad na natin para yung other side naman maluto. Ngayon 8 minutes din nating lutuin yung other side. Pero habang hinihintay natin yung 8 minutes or maluto yung other side, lagay na natin yung ating salad. Yan yung twist na sinasabi ko. Kasi pag kinain na natin yung ating salad, crunchy pa siya at hindi siya luto. Tingnan nyo naman yung presentation, napakaganda. Tapos, sigurado ako pag kinain nyo, ay uulit-ulitin nyo. At sigurado po kung nagustuhan nyo yung ating recipe sa araw na to, please like and share the video. Tapos kung bago po sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panonood at ito ang kusina ni Danette.